Good morning. Magandang hapon po sa Pilipinas. Magandang hapon po. Share ko lang po yung yung tawag doon. Pagka nandito ka sa ibang bansa. Sensya na po, malamig talaga. Kaya ito po yung gamit ko. Lagi po ako nanonood ng mga vlogs. Tsaka nakaka-inspired po. Kaya sabi ko sa sarili ko, sabi ko, baka sabi ko, gusto ko rin para may share ko sa inyo yung buhay OFW dito. So, pag sa trabaho po, bawal po talaga ang may cellphone. Kasi nga po, yun, bawal po. Tapos ngayon po, yung anak ko nasa Pilipinas. So, hindi po kami nagkikita ng anak ko. Every birthday po niya, nasa ibang bansa ako. Tsaka, nung umuwi ako ng Pilipinas, it was 3 years old ata siya. Nagbakasyon ako, galing ako ng Dubai. Tapos, pumunta ako dito, Bahrain. So, pag-uusapan po natin ngayon is, isi-share ko lang po sa inyo. Yung lalo na po sa mga kabayan natin dito sa sa Middle East, basta nga sa ibang bansa po, huwag po ninyo akong gagayain, kasi ako ilang taon na po ako dito sa ibang bansa, hindi ako nakaipon dati, pero ngayon medyo nakakaipon na rin. Kasi 6 years ako dati sa Saudi Arabia, 6 years ako doon. 6 years ako doon, wala akong naipon kasi, alam mo na, yung sabi nila, tawag doon, one day millionaire. Kasi nga po, ginagawa ko noon, pag umuwi ako ng Pilipinas, nagbakasyon ako, yung pera ko, pinambili ko ng mga pasalubong, so hindi ko naisip na, magkakaroon pala ako ng pamilya. So, hindi ko naisip na someday magkakaroon ako ng anak, magkakapamilya ako. So, kailangan ko bumili ng bahay. So, ginawa ko po, nabaldas po ako ng pera. So, 6 years po na yun, naubos ko po yung pera ko. 6 years na yun, wala po akong pinapadalhan. Hindi po ako nagpapadala kasi yung mother ko, dati hindi pa kami nagkikita kasi yung nanay ko, nagkita lang kami nitong may anak na ako, kasi 30 years na hindi kami nagkita ng anak ko. Iniwan kasi niya ako sa lola ko, sanggol pa ako. So yung tatay ko naman, may asawa na, so may pamilya na siya. So, wala siyang pakialam sa akin. So, nag-decide ako mag-abroad. So, 2005 ako nag-abroad. Nasa Saudi ako. For 6 years na yun, wala akong naipon. Kasi nga, umuwi ako ng Pilipinas. Gastos doon, gastos dito. So, hindi ko naisip na magkakaroon ako ng sariling pamilya. Kasi, sabi ko sa sarili ko, mag-happy-happy na lang ako. So, yun. After that, nung nasa Saudi ako, it's too late na. Di, nakilala ko yung naging husband ko. So, umuwi kami ng Pilipinas. Nagkaroon ako ng anak. So, nung magkaroon ako ng anak, doon ko na-realize na nagsisi ako. Sabi ko, bakit ganun? Bakit sabi ko ganun? Yung pera ko, ni Waldes ko, hindi ko naisip na magkakaroon pala ako ng sarili kong anak. Magkakaroon ako ng sariling pamilya. So, sabi ko naman, mag-abroad ako ulit. So, one year nanganak ako, tapos na, one year na yung anak ko, umalis ako, pumunta ako ng Dubai. 2 years, nanihap ako dun. So, nagka-problema ako sa company, kasi sa company po ako. So, nagka-problema ako sa company. So, nauwi ako ng Pilipinas na wala ako naipon. Kasi, parang hindi rin ako natuto na niwaldas ko yung pera ko. O, hindi talaga ako natuto. Parang, talagang labas
walang pumapasok na pera sa akin, labas ako ng labas ng pera, gastos dun, gastos dito, kung anong gusto kong bilhin, ano, yun, binibili ko. Tapos nung ano na, di, nagsisi na naman ako. So, kasi tayo mga ano, pag, di ba, minsan pag nagkamali tayo, or may naging desisyon tayo na hindi tama, saka natin marirealize na, ano, ay, hindi pala, kailangan pala mag-ipon ako, kailangan ganito, ganyan, di ba? Tapos, nung nasa Pilipinas na naman ako, so, naisip ko na, talagang hindi na ako natuto. Or, sabi ko, kailan ba ako magiging kuripot? Kailan ba ako tatanggi sa mga ibang, ano, na nanghihingi sa akin, or nanghihingi. Kasi hindi naman po maiiwasan yung magbigay ka ng pasalubong, diba? Pero yung tamang-tama lang po, diba? So, ngayon, nung nasa ano na ako, Pilipinas ako, nag-decide na naman ako mag-abroad. So, ito nga, nandito na ako sa Bahrain. So, ilang taon na ba ako dito? So, 4 years na ato na. Hindi, magti-3 years pa lang ako sa ano. So, yun. Nung ano, sabi ko, mag-iibang bansa ako ulit. So, yun, na-realize ko na kailangan ko magtipid para sa anak ko kasi lumalaki na yung anak ko. So, iniwan ko na naman yung anak ko. So, yun. Nag-ano na ako, sabi ko sa sarili ko na magtitipid na ako. So, nagawa ko naman. Nakapunday na rin ako ng mga gamit. So, nakapundal na rin ang mga ano, mga gamit. Oo, nakapundal ako ng mga gamit. At saka nag-aaral na yung anak ko. So, ngayong taon na to ay last year, na pag-usapan namin mag-asawa na aalis muna siya, pupunta siya ng Saudi. So, ngayon nasa Saudi siya. So, sabi ko mag-iipon na kami para sa future ng aming anak, diba? Kasi, hindi mo alam, di ba, ang buhay. Kasi matanda na kami, di ba? Ako gusto ko talaga magkaroon ng, ano, kasi isa lang yung anak ko eh. Hindi ko nila sundan. Kasi nga, natatakot ako na, sabi ko, paano kung magkakaroon siya ng kapatid, tapos mahihirapan din, di ba? So, selfish naman siguro kung iisipin ko lang yung sarili ko. Yung kinabukasan ng anak ko, hindi ko iisipin. So, ngayon, nung ano, yung asawa ko ngayon nasa, ano, nasa, nandito nasa ibang bansa. So, yun lang po.